Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So guys, gusto nyo bang dumaloy ang swerte sa inyo nang walang humpay, walang patid, walang tigil ang daloy ng swerte sa pera? So ito guys, i-share ko sa inyo ay napakabisang ritual para gumaan ang daloy ng swerte sa atin. Pero bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, skip mo na lang po ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. So guys, itong i-share ko sa inyo ay talaga namang napakagandang ritual para makaakit tayo ng swerte at ito din ay nakakatulong para maputol yung kamalasan na ating mga nararanasan. Para swerte na lang lagi ang ating maranasan. Pero guys, kung gumawa man kayo ng ganitong ritual, huwag nyo pa rin aasahan na talagang hindi na kayo aalatin. Kasi bilog ang mundo guys, umiikot-ikot yan. Kaya paiba-iba din ang takbo ng ating pamumuhay. Pero itong isi-share ko sa inyo ay makakatulong para gumaan ang daloy ng swerte sa atin. Ito lang ang kailangan natin dito sa ritual na to. Kailangan natin dito ng luya. So guys, humiwa na ako ng luya. So humiwa kayo ng manipis na luya. Manipis lang siya. Ayan. 5 hiwa lang guys. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ganito lang kaninipis ang inyong hihiwain guys. 5. At kailangan din natin dito ng papel. So kahit anong kulay po ng papel, kahit anong uri ng papel, pwede nyo gamitin yan doon sa mga nagtatanong po. Basta po papel yan at pwedeng sulatan, pwede nyo pong gamitin yan. So ayan guys. Kailangan din natin dito ng asukal na kulay pula. So ayan. 99 o DD, kung ano man ang tawag sa inyo, yun po ang gamitin nyo. Kulay pula po ang gagamitin natin. At kailangan din natin dito ng cinnamon powder. So guys, kung wala kayong cinnamon powder, pwede po ang cinnamon bark o cinnamon stick. Durugin nyo lang siya o dikdikin nyo lang siya para siya ay maging pulbos, maging powder siya. So ito po ay nabibili sa mga supermarket. Tulad po ng Robinson, SM Supermarket, o kaya naman sa Pure Gold. So kung wala kayong mabilhan sa ganyang lugar sa inyo, ay pwede po kayong magtingin sa online. Cinnamon powder po, pwede po kayong magtingin yan sa online. Hindi po mawawalan niya ng tinda sa online. Tulad po ng Lazada o kaya Shopee. Kailangan din natin dito ng lalagyan. So pwede kayong gumamit ng baso, pwede kayong gumamit ng ganitong jar, maliit na jar. So ganito lang guys ang gagawin nyo. Sulatan nyo ng date, syempre, lagi pong may date para malaman natin kung gaano ba katagal dumadating ang swerte sa atin. So, sulatan nyo siya ng date, tapos tunay yung pangalan, tapos mga wishes na walang sana. So, ang mga wishes ko po ngayon ay para po sa inyong lahat. So, hindi ko na isasama yung mga wishes ko. Yung mga isusulat ko dito ay wishes ko para sa inyo. Kumuha lang ako guys ng ballpen kasi wala nang talab itong ballpen na to. Pero mahaba pa naman siya eh. Kaya lang hindi na siya tumatalab. So isulat nyo yung date kung kailan nyo siya ginawa. Tapos tunay yung pangalan. Pero ang isusulat ko dito ay pangalan ko. Syempre kasi ako yung gumawa. Pero ang mga wishes na isusulat ko dito ay para sa inyo. Kaya yun ang isusulat ko dito. Bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Pagkaloban mo ng maraming biyaya ang lahat ng aking manonood. At matupad nila ang kanilang mga kahilingan. Mapagtapos nila ang mga anak nila sa pag-aaral, makahanap sila ng magandang trabaho, o yung mga asawa nila ay makahanap ng magandang trabaho. Ilayo sila sa lahat ng kapahamakan. At bigyan sila ng magandang kalusugan. At tumama sila sa lahat ng uri ng sugal na kanilang sinasalihan. So pagkatapos nyo guys na ito ay isulat, lagdaan nyo sa baba. So ayan guys. Ayan, mga wishes ko yan para sa inyo. Lagdaan nyo sa baba guys. Lagyan nyo siya ng konting asin para walang kumontra dun sa ritual na ginawa nyo. Konti lang, ayan. At pagkatapos, tupiin nyo siya ng papalapit sa inyo kasi kiniklaim nyo yung swerte. So, lahat po ng wishes na isusulat nyo ay huwag nyong lalagyan ng sana. Para mabilis siyang tumalab, mabilis siyang maganap,
pag yung lalagyan ng sana. Tupiin nyo siya ng maliit lang. Yung kakasya siya dito sa bote o sa inyong paglalagyan ng garapon. So, ganyan guys. At pagkatapos, dito naman sa luya ay susulatan nyo ang bawat isa ng sa likod niya, sign of dollars. So, meron na po siyang sulat, kaya lang hindi siya makita kasi ayaw tumalab ng ballpen. Pag naman yung marker ang ginamit ko, hindi naman siya mabasa kapag yun ang ginamit ko. Kaya inukit ko na lang siya. Ito guys, sulat nyo, sign of dollars. Ayan, makikita nyo naman. Pero kung nasa Pilipinas kayo, sign of peso yung gagamitin nyo. Ayan. Nasa US kasi ako, kaya sign of dollars yung aking ginamit. Dito sa kabilang side, sign of dollars yan. Dito naman sa kabilang side, ang isusulat nyo, money, money, come to me. So, yun ang isusulat nyo. Pwede rin namang money, come to me. So, ganun. Pwede rin namang money, money, come to me or more money, come to me. Depende sa inyo guys kung paano nyo siya mapapagkasya dito. Dapat magkasya dito yung isusulat nyo. So, sa ganito kalaki, ang nagkasya lang ay money, come to me. Yun lang ang nagkasya sa sulat ko guys. So, fresh po ang gagamitin nyo. Fresh. Ayan. So, 5 piraso po yan. 5 pirasong ganito ang inyong gagawin. So, tigkabila na yan. Sa kabila, yung dollar sign o kaya peso sign. Dito naman sa kabila ay money, money, come to me. So, dito yon. So, ganyan guys. Kapag natapos nyo nang isulat yan, ilagay nyo naman siya dito. So, ganito naman guys ang gagawin nyo. Ang sugar ay itutulbog lang natin o ididip lang natin siya. Tigkabilanan, ganun lang. Ganyan ang gagawin natin. Ayan. So, alam naman natin guys na ang asukal ay matamis yan. Kaya, siya yung magbibigay ng sweetness sa ating hinihiling na swerte. Para hindi tayo makaranas ng pait at alat. So, ganyan guys. Ididip nyo siya kabilanan. Tapos, ilalagay nyo siya dito. Ayan. Pag nilagay nyo siya, money, money, come to me. So, ididip ulit natin siya. Ayan. Tapos, money, money, come to me. Ito ulit, guys. So, money, money, come to me. So, pwede kayo, guys, gumamit ng ganito. Maglagay kayo dito ng asukal para hindi kayo mahirapan. Pero ganito na lang ang gagawin ko kasi nandito na yung asukal eh. Money, money, come to me. Tapos yan. Idip nyo siya mabuti guys. Tapos money, money, come to me. Ayan. Pagkatapos nyo, lagyan nyo naman siya ng cinnamon powder. So, mag-wish din kayo dito na bigyan katuparan lahat ng ating mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Tapos, ayan. Lagyan nyo siya, budburan nyo siya dyan. Tapos, money, money, come to me. Money, money, come to me. Money, money, come to me. So, depende sa inyo guys kung gaano karami ang inyong ilalagay. So, habang naglalagay kayo ng cinnamon powder, yan, sabihin nyo, money, money, come to me. More money, money, come to me. More, 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 money, money, come to me. So, depende sa inyo guys kung anong gusto nyo sabihin. Basta, money, come to me. So, yung inaakit mo yung pera para gumaan ang daloy ng pera sa'yo. So, ganyan guys. Habang nilalagyan mo siya ng cinnamon powder, money, money, come to me. Yung taktak mo siya ng ganyan, money, money, come to me. So, ganyan. Tapos, mag-visualize kayo dito. Talagang darating sa inyo yung pera na inaasam nyo, na mananalo kayo kung saan man kayo tumataya, nagagaan ang daloy ng swerte sa inyo, bigyan kayo ng mga bonus, yung mga ganyan. Mas maraming cinnamon powder, mas maganda. Kasi alam naman natin na ang cinnamon powder ay isa rin sa magandang mag-akit ng swerte. So, ito guys, pagkatapos nyong gawin, pasinagan nyo sa araw. Mas maganda po talaga na ma-energize ang ating ritual na ito ng sinag ng araw o kaya ng sinag ng buwan. So, pwede nyo itong gawin sa umaga, Tuesday o kaya Friday.
Kailangan po papasikat ang araw 6:30 hanggang alas 8 po ang magandang sikat ng araw. So energize natin diyan ng 30 minutes itong ating ritual na to para magkaroon siya ng maganda, malakas na enerhiya na makapang-akit ng swerte. So kung gabi niyo naman ito gagawin, kailangan po new moon o kaya full moon. Ma-energize din po dapat para makaakit nga siya ng magandang enerhiya na makakatulong na maghatak ng swerte para sa atin. So ganun guys ang gagawin niyo. At pagkatapos niyo siyang ma-energize, ilagay niyo ito sa ilalim ng inyong kama. Hayaan niyo ito ng 7 days doon. So, kapag naka-isang linggo na siya, ay ibaon mo naman siya sa lupa. So, kailangan po kapag ibinaon mo to sa lupa, ay kailangan sa silangan mo siya ibabaon. Kasi, swerte yung hinahangad natin. Para kung sisikat man ang araw, ay puro swerte lang ang daladala nito sa atin. Para wala tayong maranasan na kamalasan. Kung ikaw ay naglalatag na sa sahig, pwede nyo na po itong ilagay kung saan nyo siya gusto ilagay. Kasi wala naman po siyang perang kasama. Pwede sa kusina, pwede sa center table, yung naman sa likod ng pintuan ng front door nyo, sa gilid o kaya sa gilid ng pintuan ng kwarto nyo o sa altar nyo kung may altar kayo. So, depende na sa inyo guys kung saan nyo siya ilalagay. Bahala kayo kung saan nyo siya ilalagay. Basta ang importante, ma-energize siya para makahatak siya ng magandang daloy ng swerte sa atin. Para mahatak niya yung walang humpay na swerte, para mahatak niya yung malaking-malaking swerte, malaking-malaking biyaya na maaari nating matanggap sa taong ito. So guys, para mahatak niya agad-agad yon. So ganyan ang gagawin nyo. Kailangan po nakaharap sa silangan kapag gagawin ito at kailangan ma-energize siya ng sinag ng araw o kaya ay sinag ng buwan. Depende po yon. Kung hindi kayo nasisinagan ng araw o buwan, gawan nyo po ng paraan, dalhin nyo sa park, pasinagan nyo doon or maglakad-lakad kayo, maghanap kayo kung saan nasisinagan ng araw. So guys, gawan nyo ng paraan kung gusto nyo talagang dumaloy ang walang humpay na swerte sa inyo para gumaan ang daloy ng pera sa inyo. Kung gusto nyo talagang gawin yan, ay may paraan po. Kung ayaw nyo, maraming dahilan yan. So ayan guys. So kung ito ay naka-isang linggo na doon sa inyong pinaglagyan o simula ng ginawa mo, pwede mo na itong ibaon sa silangan. So pwedeng isama mo ang jar o pwede naman na ibalot mo siya sa plastic at saka mo siya ibaon doon. So pwede sa labas ng inyong tahanan, pwede rin naman sa loob ng inyong tahanan kung kayo ay meron ng mga halaman na nakalagay sa paso. Kung walang mapaghukaya, mapagbaonan sa inyong lugar, pwede po sa paso ninyo siya ibaon. Basta yung paso na yun ay nakalagay sa silangan. So, ganun guys ang inyong gagawin. So, lagi nyo pong tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa ganitong mga pampaswerteng ating ginagawa. So, lahat po ng bagay kailangan samahan natin ng sipag at tiyaga, pagdadasal at paniniwala. Dapat po focus din tayo sa paggawa ng ating mga ritual po, lubusan tayong swertehin. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!